Hi guys, welcome back to Lynn Quaresma channel. Kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga hagayan nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ko rin umpisan ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Beverly, Jane Bellaber, El Savidol, Kayla Fuentes from Kuwait, Leticia Endoy from Saudi Arabia, Normely Tagalo from Macau, and last, Lim Fernandez. Hello po sa inyo, at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon guys, gusto mo bang bumalik sa iyo ang iyong ex at manghingi ito ng tawad sa iyo at magsisi ito sa nagawa niyang mali sa iyo at nagawa nitong kasalanan upang makipagbalikan ito sa inyo? Yes, was. Ito ang ating gagawin ngayon upang makipagbalikan si ex sa iyo at manghingi ito ng tawad at magsisi ito sa kanyang nagawa sa iyo. Napakasimple lamang ang ating gagawin at alam ko na kayang-kaya ninyo itong gawin at ayun, magagawa ninyo ito kahit na malayo kayo sa isa't isa. So ngayon, paano nga ba natin ito gagawin? Siyempre, kailangan natin ang mga materialis, ang mga kakailanganin natin. And ayun, maniwala kayo sa inyong ginagawa at huwag ninyong sabayan ito ng pagdududa. Sa halip na magduda kayo, maging positive na lang kayo at naniwala kayo sa inyong ginagawa na maibalik sa iyo ang taong mga mahal ninyo. So, ngayon, ang materialis na ating kakailanganin dito ay kailangan lang natin dito ng baso. Baso na maglalaman ito ng mainit na tubig. So, mainit na tubig. Kailangan na mainit na tubig ang ating ilagay dito sa baso. Dapat clear baso, clear na baso at hindi pwedeng plastic. Dahil walang energy yung plastic, is kailangan natin dito is glass para may energy yung ating gagawin. Ayun. Pagkatapos ng clear glass, kailangan din natin itong cinnamon powder, kailangan natin ng honey, and kailangan natin dito ng asukal mapa-white or brown sugar. Is walang problema, kahit anong meron ka, ayun na ang ating gagamitin. At kailangan din natin dito black coffee, basta black coffee lang talaga. Kahit anong coffee, basta black coffee, and kailangan din natin ng medyo malapad na papel, at kailangan natin dito ang pulang panulat. So, ngayon, pwede itong gagawin sa babae to babae, lalaki to lalaki, pwede ninyo itong gawin. Pwede itong gawin sa mga maghalapit at magka-LDR. So, kayang-kaya ninyo itong gagawin para sa inyong sarili. So, ngayon, ano nga ba ang, o paano nga ba natin ito gagawin? Simple lang. Ang sa paggawa natin ito ay dito sa itaas ay isulat lang natin dito ang pangalan at apelyido ng iyong ex. Ang iyong dating karelasyon, pangalan at apelyido niya, ang isulat natin dito. And ayun, kapag nasulat na ang pangalan at apelyido, isulat mo dito ang date of birth niya, kung kailan siya ipinanganak. Kung alam mo kung kailan siya ipinanganak, ay isulat mo na rin. Pero kung hindi mo alam, ay wag mo na lang itong isulat. Ngayon, sa bakanting ito, sa malaking bakanting ito, ano nga ba ang ating isusulat? Isusulat mo dito ang mga gusto mong mangyari. Kumbaga, isulat mo dito ang dapat na isipin mo, ang dapat na sabihin mo ay, halimbawa ay, babalik ka na sa akin at nagmamahalan tayo uli ng masaya, magsisi ka na sa iyong ginawa, manghingi ka ng tawad sa akin. Lahat na. Lahat na gusto mong sabihin ay isulat mo na dito. Isulat mo na dito lahat-lahat na, at huwag kang magsulat ng kumbaga negative. Kumbaga yung mga nakaraang hindi maganda, huwag mong isulat. Kumbaga isulat mo lang yung mga positive,
kahit hindi nyo pa napagdaanan at yung kumbaga advance ka na sa pagbalik niya ay maging masaya kayo, magsasama kayo na masaya at hindi na kayo maghihiwala. Yun yung mga isulat mo dito. Isulat mo lang dito lahat-lahat kung ano man yung gusto mong mangyari. Ngayon, kapag natapos mo nang magsulat dito, sa papel na ito, sa bakante na ito, is dito sa baba. Dito sa baba is isulat mo dito ay come back to me or babalik ka sa akin. Isulat mo lang dito, babalik ka sa akin, isulat mo. At ngayon kapag nasulat mo na ang gagawin mo, itong papel na ito ay pagkuskusin mo sa iyong dalawang palad. Pagkuskusin mo ito sa iyong dalawang palad upang mag-init ito. Kuskusin mo ito sa dalawa mong palad para mag-init ito at yun ay para mag-ano yung energy ng katawan mo dito sa ginawa mong spell. Pagkuskusin mo lang habang uminit yung papel sa iyong dalawang palad at habang kinukuskus mo, yung sinulat mo dito ay sabihin mo. Ang mga sinulat mo dito ay sabihin mo sa ano habang kinukuskus mo ang iyong mga palad, sabihin mo dito ang iyong mga sinusulat. And ngayon kapag nakuskus mo na o nasabi mo na lahat-lahat habang kinukuskus mo sa iyong palad, ang gagawin mo is lagyan mo ito ng honey. Yung mga sinulat mo dito lahat-lahat, lagyan mo ng honey. Pahiran mo ng honey gamit ang iyong kamay or kung ano man ang iyong gamitin. Kailangan yung lahat ng sinulat mo dito sa papel is mapahiran mo ito ng honey. Lahat-lahat at habang pinapahid mo, paulit-ulit kang humiling kung ano man yung sinulat mo dito. Ngayon kapag nalagay mo na ng honey o nalagyan mo ng honey, ang gagawin mo is yung asukal natin, isbudburan mo din ito ng asukal na matabunan din yung sinulat mo. Ngayon, kapag natabunan na ng asukal, ang gagawin mo is punta tayo dito sa cinnamon powder at ibudbudin natin dito dahil ang cinnamon powder ay isa talaga itong nakakatulong sa atin sa paggawa ng spell dahil napaka-epektibo nitong cinnamon powder. So ngayon, kapag na lagyan mo na ng cinnamon itong tatlo na ito, yung honey, asukal at cinnamon powder, ang gagawin mo is ayun, itupi mo lang ito ng tatlong beses na papunta sa iyo. Papunta talaga sa iyo ang pagtupi at ayun, sabihin mo pangalan niya at apelyido, sabihin mo lang babalik ka sa akin. Sabihin mo lang na babalik ka sa akin, tapos tupi ulit. Tapos sabihin mo pangalan at apelyido at sabihin mo babalik ka sa akin at pangalan niya at apelyido at babalik ka sa akin. Tatlong beses lamang po. And ngayon kapag natupi mo na ito, ang gagawin mo is kunin mo itong ating baso na kung saan lagyan mo ito ng mainit na tubig at lagyan mo itong kutsara ng kape, ng black coffee, kahit anong black coffee, isang kutsara. And ngayon kapag nalagay mo na yung init na tubig at saka yung coffee, isang kutsarang coffee, ang gagawin mo is yung papel natin is ilagay mo lang ito dito sa loob na ano, kailangan is yung black coffee natin is kailangan na halo siya ha, kailangan na halo siya para matunaw. At ayun, ilagay mo itong papel na ito at hawakan mo lang ito at wag mo na lang iano dahil mainit, sabihin mo dito ang mga pakay mo. Sabihin mo na sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na ang taong target ko nito na si pangalan niya at apelyido ay babalik na siya sa akin at sabihin mo yung mga sinusulat mo dito sa papel. Sabihin mo at ayun, kapag nasabi mo na lahat-lahat, ang gagawin mo, itago mo ito ng isang gabi lamang. Isang gabi. At pagkalipas ng isang gabi, ang gagawin mo, itapon mo itong iyong ginawa sa may ano, sa may halaman or sa kahit anong pwede mo itapon, basta sa lupa lang talaga ito. Kailangan sa lupa lang talaga, hindi pwedeng sa semento, hindi pwedeng sa lababo, basta sa lupa lang talaga ito. At sis, paano wala talaga kaming lupa? Maaari bang ilagay namin ito sa plastic bottle yung tubig na may lamang coffee at yung papel at itapon namin doon sa may malayong lugar?
Yes, pwedeng pwede. Itapon mo ito doon or ibaon mo kung saan kayo pupunta, kung pwede mo itong ibaon. Ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. At sis, kailan nga ba ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday. Dahil yun ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga rituals. And pwede rin ito sa full moon. Ngayon, ang full moon is ngayong 26. February 26 yun ang full moon natin. Pwede mo itong gawin. And ayun, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And ayun, bye-bye everyone. God bless us all.